Ang Guiguinto Scholars Association ay nasa ika-14 na taon na itong pagbibigay ng serbisyong pangkabataan at ng pangpamayanan. Sa pamamagitan ng GSA, binago nito yung definition ng isang scholar. Ang pagiging isang scholar ay nasa puso at kinakailangan ay maibalik mo ito para sa bayan, para sa lipunan, sa kung anumang pamamaraan ang kaya mo nang walang hinihingin kapalit. Ang storytelling po ay isang malaking pangarap. Marami po kaming pangarap na binuo dito. At noong November 18 and 19, 2015, doon nga po naganap ang unang leg ng storytelling. Kung saan pumunta po kami sa apat na paaralan upang ikwento ang mga makaisaysayang nangyari dito sa bayan namin sa paraang alam namin na mas lalong maintindihan ng mga bata. Ang second leg po namin is nag-clean up drive po kami kung saan sineselebrate din po noong May 27, 2016 ang 118 commemoration activity ng istasyon na Guiguinto. And after a month po, naisip po namin ay yung Light and Sound Museum. Ang tinarget po namin is lahat ng elementary school dito sa bayan ng Guiguinto. At nakipag-coordinate po kami sa DepEd Guiguinto upang maisama siya sa curriculum ng bayan ng Guiguinto. Masaya po kami pinabalita sa inyo na ang history or local history ng isang bayan or bayan ng Guiguinto ay makakasama na po sa curriculum ng bawat elementary student sa bayan po ng Guiguinto. Ang kinailangan po namin sa proyekto ito ay mga talento at mga taong may puso sa pagkiservisyo. Nakakatouch nga yung isang story. Alam, wala sila. Alam mo ginawa? Namulog sila ng mga, nag-collect sila ng mga dyaryo, ng mga mineral water. Kasi may pinag-aaral silang isang bata na yung bata ang gawa, umaangkas doon sa mga sasakyan, kumakanta para bigyan lang ng piso, 5 piso. Tapos hindi lang doon. Ang ginawa pa nila, background check. Sino ba itong bata ito? Talaga nang mahirap. Pinag-aaral nila. Sino hindi matutuwa doon sa ito yung mga kabataan na yan? Pero nakakaisip na ganyan. Wala silang tinatanggap na monetary. Yung bawat GSA kasi may kanya-kanyang storya. Hindi lamang problema ng organisasyon, kundi yung problema ng bawat isa. Meron dyang hindi alam ng magulang kung bakit niya ba pumupunta sa GSA. Parang imbes na nasa bahay ka na lang, nagpapahinga, tapos sasabihin ng magulang mo, ano ba yung GSA na yan? Bakit hindi ka na lang magstay sa bahay? Pero yung mga miyembro nito mismo yung bumabalik sa org kasi alam nila na may kabuluhan at alam nila na mahalaga yung ginagawa nila. Sabi nga namin, hanggat may bata, may GSA. Sa amin, hanggat may problemang nakikita sa lipunan, hindi titigil lang GSA na tumulong sa kaya nito at sa kanyang pamamaraan nito. Kami ang Guiguinto Scholars Association at naniniwala kami na tayo ang lilikha ng ating kasaysayan at parga sa lipunan ng ating kinakailangan.